Ito si Robert. Meron siyang dalawang tatay. Ang unang niyang tatay ay tinawag niya na Poor Dad. Isang teacher, matalino, at masipag. Ito naman ang kanyang Rich Dad. Isang negosyante at hindi nakatapos ng high school. Ang isa ay papanaw ng walang maipamamana sa kanyang pamilya. Ang isa naman ay makapag-iiwan ng malaking kayamanan sa kanyang mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Gusto ni Robert sundan ang yapak ng kanyang Rich Dad na nagturo sa kanya ng magagandang aral upang yumaman. Robert, sabi ng kanyang Rich Dad, kailangan mo lamang maging magaling sa pag-identify kung ang isang bagay ay assets o liabilities at mag-focus sa pagkolekta ng mga assets at pagbabawas ng liabilities. Ang assets ay ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng pera. Ang liabilities naman ay mga bagay na nagbabawas sa iyo ng pera. Assets na matatawag ang stocks dahil nagbibigay ito ng dividends. Liabilities naman na matatawag ang kotse dahil ito ay nagbabawas sa iyo ng pera pang gastos ng gasolina. Ang mga mayayaman ay bumibili ng assets. Ang mga mahihirap ay mayroon lamang liabilities. Ang mga middle class ay bumibili ng bagay na akala nila ay assets, ngunit liabilities pala. Halimbawa nito ay ang bahay. Madami ang magsasabi na ang bahay ay isang asset. Ngunit ito ay isang liability dahil kailangan mong gumastos dito upang bayaran ang maintenance, electricity, at property tax. Ngunit kung ang iyong bahay ay papaupahan mo, isa na itong asset. Dahil ito ay magbibigay na sa iyo ng pera sa pamamagitan ng rent na tinatawag din na passive income. Pera na kusang darating magtrabaho ka man o hindi. Ang financial freedom ay iyong makakamit kung ang passive income ng iyong mga assets ay mas malaki sa iyong expenses. Kung kaya, palaging isaisip kung isang bagay na iyong bibilihin ay asset o liability. Nang sa ganon, ay iyong makamit ang pagyaman at financial freedom kasama ng iyong pamilya.